Magalap shout out guys, this is Ian Tayo. Kumusta po kayo? Kumusta? Kayo pa ba? Meron pa bang kayo? Yung totoo, alam ko wala na. Dahil kung wala na, sama kayo sa akin. Dahil sa akin, merong tayo. Ian Tayo Fire. Okay guys, for today's video, tatry ko lang mag-unboxing. Mag-unboxing tayo ng bagong phone na nabili ko the other day. Actually kasi may yung phone ko na ginagamit ngayon is Samsung S9. Bali, siguro mga more than 4 years, 5 years na yata sa akin to. Tama, 4 years na sa akin to. So siguro it's time na rin na para mabawasan ng kanyang workload. Tsaka napupuno na ng gallery yung kanyang memory. And at the same time, madali, mabilis na siyang malobat. So hindi ko na siya magamit sa aking vlogging. Usually kasi phone lang ang gamit ko sa pag nagbablog ako. Mabilis na siya malobat and hindi ako komportable na may nakakabit lagi na ano na power bank. So ang naging alternative ko, well, bumili ako ng mumurahing phone lang naman. Mumurahing phone lang siya na maganda yung kanyang lifespan ng kanyang battery. So yun ang ano ko, yun ang pinili ko talaga na kailangan medyo mahaba-haba yung lifespan ng battery. And of course, bago, ganun nga, mahaba nga yung lifespan niya. For now, siguro. Well, so itong bagong phone, hindi siya ganun ka, I don't know, but for me, okay na rin siya sa akin. Okay na rin siya. Pasok siya sa aking criteria. Basta doon sa specification na hinahanap ko sa isang phone. Number one, maganda ang camera, syempre. para gwapo tayo. yung sinungaling yung camera. Yung hindi niya sinasabi yung totoo. Joke lang. So, ito. Ito na siya. I don't know kung ito yung talaga yung original niya ano, lagyan. Pero ito yung pinaglagyan. Hindi ko alam. So, buksan na natin. What's inside? First is the receipt. Ito po yung resibo niya. Nagkakahalaga siya ng 1,170 Qatari riyals. Dito, papakita ko dito yung price. Magkano to sa peso? Teka, wala akong pang-convert. 1,170 i-multiply niyo sa ang rate niya ngayon is 13.6. Okay, i-ano natin 13.5. 1,170 times 13.5, bali nagkakahalaga siya ng magkano? Wala akong calculator. Teka lang. Hanap ako ng calculator. Yun. So, ito na lang. Papakita ko dito paano yung compute. So, 1,170 times 13.5 ko na lang siya minultiply. So, nagkakahalaga siya ng 15,795 pesos. So, hindi
siya ganun ka kamahal na rin, di ba? Pwede na. Ano, kumbaga pinaka-reward ko na rin sa sarili ko to. Dahil tingnan mo naman, 4 years, 5 years hindi ako nagbabago ng phone, di ba? Ngayon lang dahil sa vlogging. Kailangan ko lang ng extra phone. Actually, may ginagamit akong GoPro. Hiniram ko lang 'yon. Nambuburaot ako. So ito. So nakuha niya na 'yung price, 15,795 peso. Then so ito na siya. Kaya natin 'yung laman niya sa loob. Ito. Ang brand niya is Huawei Nova 7 SE 5G. So 5G na siya. Ano ba 'yung 5G? 5th generation, I think. I don't know. So ito 'yung packaging niya. And sa loob another box. So double packaging. So double 'yung kanyang packaging. So ito 'yung nasa loob, same, halos same, pero mas hard 'tong ano, 'yung box niya. Then so ang ano niya, ang specification niya is Huawei Nova 7 SE 5G. Ang random access memory niya or ROM is 128 GB, 128 GB. Ang RAM niya, yung random access memory niya, is 8 GB. Then color niya is crush green. Ito lang, actually dalawa kasi available, white or green lang, so mas pinili ko na lang yung green. Dual SIM siya. Dual SIM, but so wala siyang extra slot for memory card. So hindi siya pwedeng lagyan ng external memory. Halimbawa mapuno na yung 128 mo, so hindi na siya pwede lagyan ng extra memory card para mapag save ka ng mga files or videos or photos. So ito na. Buksan na natin. So here's the phone. This is the phone. Buksan natin ang phone. May ano na siya. May kasama na siyang transparent cover. Ito. And then lagay ko dito. Lagay ko muna dito. Tingnan natin what's inside the box. So ito yung pin, ay yung pang sundot niya. I don't, ang tawag dito, needle siguro. Then ang kasama niya pa sa loob is first the manual, user guide para dun sa mga hindi pa marunong mga likot. Ito ang susi para matuto tayo mga likot. Usually naman kasi pag bumibili ako ng ano, ng phone, hindi ko na pinapansin to kasi user-friendly naman mostly ito yung mga phones. Basta marunong ka mga likot. Diyan masusubok ang galing mo sa pangangalikot. Okay? So, here's the charger. Charger niya. So, type C yung ano niya, yung charger niya. And the headset. Headset. So yun lang ang laman niya. Bakit yun lang? Wala na iba. Kaya natin, charge. Siguro may initial charge naman to para mabuksan natin later. And of course, dahil naka promo yata. Ang ano kasi, pag bumili ka nito, mayroon silang freebies. So ito ang freebie niya. Ito yung freebie niya. May tatak din siyang Huawei. Ang laman niya is Bluetooth headset. Another headset. So, naka necklace type. Na, pwede mong i-ano. Gamitin here. Balik tayo.
Meron siyang mouthpiece and then the control buttons here. Ganda. And chargeable siya. Ito yung charger niya, nasa loob na rin ng pouch. Free to. Binigay sa akin ni kabayan to ng libre. Ang sabi niya. So, nagkakahalaga siya ng 120 reals kung bibili mo siya individually. But since na naka-promo siya, so for free na lang siya. Isa sa siya mga freebies ng mobile phone. 120 Qatari riyals, multiply uli natin sa 13.5 yung rate ngayon ng peso. Ito. Dito na lang uli. Wala akong calculator kung magkano siya sa peso. Okay? Ganda siya. Handy lang siya. Ewan, gano'n lang siya kalaki. Ito yung palm ko. Okay? So, bubuksan natin ngayon to. Excited. Paano buksan? Saan yung power on? Tignan mo guys, may 4 cameras na siya. Ilabas, sa likod. Nakalagay is 64MP AI quad camera. What is AI? Hindi ko alam. Basta bubuksan ko na lang siya. Siya turn on. Kailan ko ba ng user manual nito? Yan. Turn on ko na siya. Huawei. Nakikita ba? Nakikita, no? Hindi niya nakikita. Okay. Welcome and get started. You have to select what language you want. Of course, I need an Espanol language. Joke. English. English. Get started. Select the region. United States. I'll choose Philippines na lang. Kasi baka hindi ko magamit sa Pinas to. I'll choose MNOP. Okay, Qatar. I'll use Qatar. Kasi re-register ko yung mobile number ko dito. Pag Philippines ang gamitin, ang select ko, baka hindi gumana. Okay, Qatar. Next. Terms of use. Accept. Insert SIM. I don't have SIM yet. Skip muna. Then, connect to the Wi-Fi. So, I have the we have Wi-Fi here. I'll connect to the enter password. 5566806 connected. So, connected na siya. And next, data and privacy. Next, email, later on na lang to. Login to your Huawei ID to use cloud. Find device, app, gallery, or more. Oh my god. I have to log in. Kailang ilog in. Parang ano rin pala siya, parang iPhone na kailan ng ano, ng iCloud. Okay. Login. Password.
So laging in na siya. Incorrect ID or password. Use it. So ayun na nga guys, after ko ng mga likot, after ko kalikutin tong phone na to, medyo nanibago ako ng konti dahil first time kong nag-purchase nitong Huawei na to. Kasi before, ang mga nagiging phone ko is Samsung, and unang-una yung mga ano pa is yung ano, yung BlackBerry, then Samsung na ako, and hindi ako nag-change ng ibang brand pa since then. So ngayon lang uli ang Huawei. So medyo naninibago ako sa kanyang features dahil sa normal Android phone, ang ano kasi ang app store niya, yung Play Store, tama ba tawag doon, kung saan mo i-download yung mga apps na kailangan mo para sa phone mo, wala siya. Wala siyang app store, but meron siyang separate na na icon or store na exclusive for Huawei only. Ang nakalagay niya is yung apps gallery. Yun. Ipapakita ko dito. Apps gallery. Na pag clinic mo siya, same siya ng ano, ng Apple Store, ay ng App Store or Play Store ng Androids, Android phones. Android din naman 'to. Ewan ko. Bakit wala siyang ganun? Do meron siyang iba na ano, separate na App Store. 'Yun nga yung Huawei. Click mo lang 'yon. Lalabas yung mga yung search button, ay search space kung saan mo i-type kung anong apps ang gusto mong i-download. Ganun din, halos same din lang ng ano. Kasi baka manibago po kayo kasi sa mga normal Android phones like Samsung and ibang phone, meron silang ano, Play Store kung saan doon natin i-download niya, pero ito wala. I heard na merong issue before na hindi ko na i-disclose, basta yun na yun. Baka manibago lang kayo just in case na meron kayo na mag-purchase kayo nito. And then yung ano pa ba? Ano bang bago dito? So far yun lang. After mo naman i-register yung ano, yung account mo, kasi mag i-re-register mo siya sa pinaka parang iCloud nila. Hindi, mostly naman kahit sa ibang brand ng mobile phones, kailangan mo i-register yung account mo, no? Para dun sa mga backup files or whatever na patunay na sa'yo naka-register tong phone na to. So after mo ma-register yan, dun ka na makapag-start ng downloading ng mga apps. Actually, marami pa siyang magagandang features. But mostly, may mga initial apps na siya na recommended nila na i-click install mo na lang, automatic i-install niya. But nung inano ko yun, sinubukan ko yun, hindi. Most of the apps na recommended nila is hindi ko kailangan. So in-uninstall ko na rin. Like for example, yung mga games, hindi naman ako gamer. Hindi ako ano sa online games. So dinilip ko sila para mas-save yung space ng memory ko ng phone ko para doon sa ibang mga files na kailangan kong i-store dito. So in-uninstall ko yung ibang games, and then meron kasi mga double icons, double apps na naka-install dito na hindi ko naman kailangan. So in-uninstall ko siya. Yung mga kailangan ko lang talaga, kasi exclusive for video taking
video capturing lang tong phone na to, and then editing. Hindi ko siya gagamitin for other purposes. Siyempre, naka-install na rin dito yung aking social media apps, social media accounts, para may backup din ako just in case malubat na yun tong phone ko, tong S9 ko. Okay, so far yun lang naman ang review ko dito sa phone na to. Nasa 50%, more than 50% na ako ng pag-explore sa kanya at nakakabisa ko na siya. Madali lang naman, tulad ng sinabi ko, most of the mobile phones nowadays is user-friendly siya. So yung manual or yung user guides is ano na lang yun para dun sa mga beginners talaga na hindi pa nakapag-explore sa kanilang mga mobile phones, lalo na itong mga ganitong type ng phones. Okay? So kung i-rate ko tong phone na to from 1 to 10, which is 10 is the highest, so maybe iyan ako siya ng 9 for now, ah. Halimbawa, nagamit ko na siya, kung ano yung ano niya talaga, yung ang ano ko talaga yung lifespan ng battery tsaka yung paano siya mag-work, kung nakaya niya mag-work ng long hours ng dire-diretso, kasi yung ibang phone nag-iinit, di ba? But pang phone nag-iinit. Anyway, thank you guys sa pagsama sa akin ngayong ano, sa premiere ko na to, which is very ano lang naman, very common na premiere unboxing. Wala lang ma-upload, hindi, joke lang. Ano lang, just wanna share this this one to all of you guys na nagpaplanong mag-change ng phone. If you want to try the Huawei Pro, tama ba ang pangalan nito? You want to try Huawei brand ng mobile phone, so far ito yung ano, itong may re-recommend ko. Na baka manibago kayo sa kanyang features compared to other Android mobile phones. At least may konting idea na kayo. Diba? Baka hanapin nyo yung Play Store. Walang Play Store to. May sarili siyang ano, App Store. Okay. Okay naman siya. Okay guys. Thank you so much guys sa pagsama uli sa akin ngayon sa premiere ko na to. Mega love shout out sa Akiator Squad. You guys rock my world. Thank you so much for your undying support. And sa Team Puyaters, sa ibang team, sa Melf Family, thank you so much. Kay Bro Mark ng Team Bananas na Maugat. And sa AGB TV, and ano ba? The Boys and the Girls. Sige. The Boys and the Girls. And ano pa ibang things? Team Qatar Vloggers, thank you so much. Kita-kita pa tayo ulit. Next premiere, meron akong naka-line up na 2 premieres. Yung isa is yung mukbang sa isang seafood resto. And the other one is yung medyo natatagalan ako sa editing ng video ko, ng vlog ko na to, dahil may pagkaseryoso to, dahil mag-feature ako ng isang kilalang Filipino dito sa Qatar na bibigyan ko ng konting highlights yung kanyang life story here abroad bago siya nag-for good dyan sa Pinas. Okay? So, medyo seryoso yun. Kaya nahirapan ako sa editing and kailangan ko mag-shoot ng ibang mga pampalabok doon sa video and script. Gumagawa ko ng script. Okay po. Thank you so much guys. Mag-ingat po tayo lagi. God bless and keep safe. Yan tayo eh.